good afternoon. Ako ulit si Pinay Kawai Vlogger. Mayroon akong gagawin ngayon na kukontinue ko yung hindi natapos ng asawa ko. Yung pintura. Magpipintur ako. I need to paint the cabinet. This is the kitchen cabinet. Samahan niyo akong magpintura. Ginaya ko rin yung pintor ng aming bahay. Ganito ang kulay. Parang green na blue. Magamit na namin itong kitchen. Kailangan tapusin ko ngayon para bukas may lagay ko na dito ang stove ko at yung mga microwave ganun kasi inalis namin. Kaya nandiyan lang sila sa bansa namin. Kaya wala kami kakainan ngayon. Gusto kong magpipinto, kaya lang mahirap yung mga age. Yung mga ganito, yung mga corner, at saka yung mga molding, yun ang mahirap. Ay lagyan ng kamusta naman ang buhay-buhay natin yan, mga kaaloka. Ito sa Kaway ngayon, makulimling. Uulan yata. Pati naman kung ulan para maghati ng ulan yung mga plants natin para healthy naman yun sila. 3 nights na atanding yung ulan. Kaya maganda naman kung uulan. So, pinturahan ko ito ng white, yung trimming.
nangangalit ng kamay. Pero may double cook pa ito. First cook pa lang ito. Wow. Ang mga pintura pala dito sa Amerika, meron lang ano, naghalo na yung primer na kayo? Anong tawag nila dito? O, yung primer at saka yung may kulay. Naghalo na sila one time later. Mas mura kasi yung ganun eh, kaysa yung bumili ka ng primer, tapos bibili ka ng ibang may kulay. Mas mahal yun. Kaya ang ginagawa na nila ngayon, one time na. May prima na may kulay pa. Makakasip tayo ng pera kung ganun eh. Yung one time na lang. Nain po ngayon. Diyan. Diyan. Yung mga corner ang unahin ko. Ganyan o. Ito ay dirty kitchen ko lang ito. Hindi ko ginagamit yung regular kitchen ko sa taas. Yan pa lang nagagawa, nangangalit na yung kamay. Ay, tumatanda na talaga yung tao. Ayan, naglalagay na naman ako. Naubos na.
dito sa Hawaii or sa Amerika, hindi kayo nagkita-kitang, kahit nasa isang bahay lang kayo, hindi kayo nagkita-kita palagi kasi iba yung schedule yung isa. Iba naman yung schedule yung isa. Pagdating ng isa, wala naman yung isa, kaya wala, hindi kami nagkita-kita. Kaya ngayon, ang schedule na ng asawa ko ay panggabi na. Pero ako, hindi na ako nagtatrabaho mula nung nag-close down yung trabaho ko. Kasi nalagaan ko na yung mother-in-law ko, kaya hindi na ako nakapag-hunt ng ibang trabaho. At saka pandemic, kasi noon wala pang trabaho. Pero ngayon, bumabalik na rin yung mga trabaho. Kaya pwede na rin siguro kung maghanap ng trabaho kung may kukuha pa ko, kung may kukuha pa sa akin. Ganyan lang ang buhay dito sa Amerika, mahirap. Parang ano ang buhay dito, parang Manila ba? Bilhin mo lahat, walang libre. Hindi ka naman pwede umutang sa kapitbahay mo kung wala kang bigas. Kaya dito talagang trabaho lang ang inatupag ng mga tao dito. Karamihan dito sa amin ay double job, triple job, ganun. Lalo na kung maraming bills. Hindi kasya yung isang trabaho lang, kaya husband and wife, mga anak, kung pwede nang magtrabaho, talagang magtatrabaho ang lahat ng ano dito, mga tao. Kasi hindi pwede hindi ka magtrabaho eh. One job, lapinap kasi dito. Ang mahal ng bilihin ngayon dito, lalo na yung bahay at saka renta. Oh, napakamahal na ngayon. Lalo na kung bibili ka ng bahay mo, oh my God, mas lalong mag-triple job ka. Kasi hindi pwedeng hindi ka mag-triple job. Ang mahal na ng bahay ngayon eh. Dito, ang kukumpere kong klase ng buhay dito, talagang sa Manila. Walang libre doon. Pwede ba sa, ano, sa probinsya, may libreng tubig? Mayroong libreng mga vegetable. Dito, mayroon din kung hindi ka tamad na mag-garden o magtanim-tanim. Kaya ang ginagawa ko, nagtatanim ako, nag-iipon ako ng tubig ng ulan. Yan ang pinang-didilig ko dahil pati tubig eh, ang mahal-mahal. Kung hindi mo lang magtipid dito, ay wala kang buhay dito. Talagang mahirap ang buhay dito sa Amerika. Kailangan kain ka ng kain. Hindi pwedeng hindi ka magtrabaho. Kung tutuusin niya, kahit may sakit ka, ay pumupunta kang nagtatrabaho. Lalo na kung yung trabaho mo, walang medical or wala kang bayan. Kailangan magtrabaho ka talaga. Kasi wala ka naman pang bayan sa upa mo or sa bahay mo. Wala namang magbibigay sa iyo dito ng ibabayad mo. Kaya kailangan magtrabaho ka talaga kahit may pakiramdam kang may pakiramdam mo hindi maganda. Buti na lang dito sa Hawaii, pwede kang magsampay ng labahan sa labas. Pero sa ibang lugar sa California, ganun hindi pwede kasi
Iba yung amoy yung isasampay nila. Malansa. Kaya ang ginagamit nila doon, dryer. Dito, it's up to you kung gusto mong mag-dryer. O, kasi yung dryer, ano, kakain din ng malaking electric kasi. Kung gusto mong makatipid ng electric, yung electric bills, talagang gagawa ka ng paraan para hindi ka magbayad ng malaking mga bills na gagawa ng tubig, mga kuryente. Ganyan ang buhay dito, hindi madali, hindi madali, walang mayaman dito, walang mayaman, walang mahirap, pare-pareho ang tao dito. Kahit mayaman ka, hindi mo alam na mayaman yun. Basta may pera ka, kung anong nabibili ng mayaman, nabibili mo rin kung may trabaho ka. Kaya dito, pantay-pantay ang buhay. Walang mayaman, walang mahirap. Basta marunong kang magtrabaho. Ako ay ano, 30 years na ako dito sa Hawaii, pero siguro kayo maniwala, tatlong beses pa lang akong umuwi sa Pilipinas. Kasi ayaw kong ano, umuutang ng pera para pag-uwi ko lang, ay para gagamitin kong uwi lang. Naku, ang hirap bayaran yun ha, kung utangin mo sa bangko. Kaya hindi ako masyadong nang umuwi ng Pilipinas. Ang mahal kasi ang plate na lang, yung mahal na eh, kung lima kayo, wala na. Tapos na yung $5,000 mo. E paano yung babaonin mo? Iba pa naman yun na, di ba? Kaya mahirap, hindi ko gusto yung umuwi ako, napuutang lang naman yung pinang-uwi ko, huwag na lang. Ako lang naman ang mahirapan ng bayan. Kaya kung makaipon na ako, yun lang ang gusto kong umuwi pag may ipon na kami. Ganun. Para pagbalik mo dito, wala kang babayaran. Is na lang kung gano'n. Kahit gusto mong makita ang mga pamilya mo sa Pilipinas, wala, is na lang. Yung isang kamag-anak ko ngayon, sabi niya sa akin, nagkasakit ba ako ng amnesia? Kasi hindi ako umuwi. At saka hindi ako nagpapadala ng pera. Eh, paano naman ako nagpadala ng pera? Eh, kulang pa para sa amin. Nakakatawa yung nagsabi sa akin ng gano'n. Sabi ko sa kanya, ay, sana pumunta ka dun para alam mo ang sinasabi mo. Ano lang ako kung sinasabi nilang may sakit akong amnesia dahil hindi ako umuwi. Oh my God. Kahit na gusto mong kung umuwi, wala ka namang pera, di wag na lang. Kung uutang lang ako sa bangko, di ba? Ay, naku, Diyos ko dahil. Talagang totoong buhay namin dito sa Hawaii eh. Marami na akong na-experience dito nung nagsisimula pa lang kami ng asawa ko. Kahit anong trabaho, pinapasok ng asawa ko. Double job siya, tapos kung day off niya, kukuha pa ng yung nagpapatiles, may nagpapatiles, kukunin niya, dalawa kami pumupunta para may extra money lang kami. Kasi talagang walang-wala eh. Ang buhay namin nun parang
isang kahig to. Parang just like pichik to pichik ba? Walang natitira. Bago mo marating ang gusto mo marating, talagang paghirapan mo lahat. Hindi naman kukusang darating sa iyo yun kung hindi mo pinaghihirapan. Ay, pasensya na kayo. Nag-istorya na ako ng buhay namin. Pero yun naman talagang totoo kasi nagsasabi lang ako ng totoo. Ang maganda lang talaga dito sa Amerika, kahit wala kang pinag-aralan, kukunin ka nilang magtrabaho. Kahit ngayong mga matatanda na kukunin pa ang magtrabaho eh. Yan lang ang kinaganda dito sa Amerika, hindi sila pumipili ng tao, hindi sila hindi nila hinahanap yung mga kung anong degree mo, ganun, hindi eh. Basta marunong kang magtrabaho, kukunin ka nila. Kahit walang kang pinag-aralan. Yan lang ang pinagandahan dito sa Amerika. Basta masipag ka lang. Kung masipag ka lang, hindi may kukumit ka pa eh. At dito, sa amin, ayaw nila yung, ang hirap nilang maghanap ng manager ba, ayaw nila yung position na yun, pati assistant ayaw nila yun eh, kasi sabi nila mahirap talaga ang position yun kasi ikaw lahat ang, may responsibility sa lahat ng mga, kung mayroon kang mga, may kasalanan yung mga kasamahan mo, ikaw ang mapapagalitan kasi hindi naman sila eh. Kaya hindi nila gusto yung manager na position dito. ang hirap nilang maghanap nga eh. Silang pumupilit na mag-manager ka kahit ayaw mo nga eh. Nag-istorya na si Pinay Kawaii Vlogger. Pasensya na lang kayo. Daldalira kasi ako eh, kung minsan. Ayan, tapos na. Ay, may isa pa dun. Salamat sa pagsama sa akin sa panunood ng aking pagpipintor at salamat na rin kung nagustuhan nyo ang aking istorya dahil yun ang katotohanan na nangyari sa amin at nangyayari pa rin hanggang ngayon na ang hirap talaga ang buhay dito. Salamat sa pagsama sa akin ulit. Ako ulit si Pinay Kawaii Vlogger. Sana suportahan din ninyo ang aking channel. Dahil ako ay bago pa lang dito sa channel na ito. Sana mag-subscribe din kayo at salamat sa mga nag-subscribe na at salamat din yung mga nagla-like at nag-share.
at mga nagko-comment. Salamat. Thank you. Bye-bye. God bless everyone. Bye. Mahalo.